Kapamilya ko dyan sa Pilipinas. Lalo sa mga kaibigan ko, sa kamag-anak ko. Mahal ko kayo lahat. Hindi ka binaasikaso mabuti dito sa New York. Tad-tad na ang ano ko, ang inbox ko sa kung ano-ano mga videos na pinapadala sa akin. Wala akong time na mag-check. Lalo-lalo naman nagmumura sa akin, wala ako talagang time na mag-check. Pati nga yung mga comments ninyo, wala rin akong time na mag-check din sa mga comments ninyo. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko nabibigyan ng oras yung mga yun. Kasi sobrang dami ng comments, sobrang dami ngayon ng mga inbox messages ko. So, wala. Kailangan lang talaga na, if ever there's really something na, ano, na, that can really strike kung ano yung attention ko, kaya yun, binibuksan ko rin. Tapos kung minsan, di ba, nakikita nyo, ipinopost ko rin. Pwede po ba magsalita at makiusap sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas? Isa po akong OFW dito sa Riyadh. Kasi naawa lang po ako sa presidente natin. Winawasak, inaalimura, pinagsasalitaan ng hindi maganda ang presidente natin sa Pilipinas. Ang ama po ng bansang Pilipinas ngayon, nag-iisip kung paano isasalba ang bansa natin. Hindi ba nyo naiisip kung gaano kahirap ang dinadanas ng presidente natin? Halos natulungan natin. Ipanalangin natin ang presidente natin, tulungan natin at makipag-cooperate tayo. Sa simpleng hiling lang, stay at home, hindi nyo magawa. Pag-aalimura ang ginagawa ninyo sa presidente natin. Lahat na lang ng ginagawa ng presidente natin, hindi nyo nakikita kung ano ang ganda. Ako po, isang OFW, nakita nyo na to. Nakikiusap sa inyo na makipagkaisa na lamang po tayo sa presidente natin. Ipanalangin natin sa simple kahilingan lang namin. Ako, isang OFW, frontliner dito sa ospital. Hindi kami nagre-reklamo. Ang mga frontliner sa Pilipinas, hindi rin nagre-reklamo. Kayo sa simple hiling lang, stay at home. May ayuda pa kayo sa Pilipinas, sa gobyerno natin. Ano ang nare-receive sa inyo? Reklamo kayo ng reklamo. Paanong aangat ang bansa natin kung kayo mismo hindi nyo nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno natin? Pwede po ba kami makiusap sa inyo? Pahalagahan po ninyo ang buhay ninyo. Makipagkaisa po kayo sa gobyerno natin. Iisa po tayong dugo, iisang lahi, para hindi po maubos ang lahi na Pilipino. Makipagkaisa po kayo. Ipanalangin po natin ang gobyerno natin na makasurvive dito po sa pandemic na to. Hindi lamang naman Pilipinas ang may problema ng COVID, kung hindi po ang mundo. Bakit ganun?
pangalan nun? Pwede po ba ako magsalita at makiusap sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas? Isa po akong OFW dito sa Riyadh. Riyadh. Kasi naawalan po ako sa presidente natin. Ayun, na-receive ko yun. Maraming beses na may nagpadala pala. Kanina ko lang talaga tinignan noong pinadala na sa akin ng aking kumpare na si kumparing Joel Abonitalia Babia. Nakita ko kasi usually hindi ko Angelina Sagilan. Okay. Angelina Sagilan. Kasi usually hindi ko tinitingnan kung ano yung mga pagmumura o kaya kung ano yung mga isinend sa akin. Pero noong when I was getting started para mapakinggan kung ano yung sinasabi niya, first, hindi siya nagmumura. Second, nakikiusap siya. And just like what I said, na kung ang isang tao, iti-trigger niya ang isang tao para makinig ng maayos, natural, makikinig talaga. Pero kung sa umpisa pa lang banat na agad, natural, I will not even put my time, katulad yung mga isinesend sa akin, I will not even put my time. Just like I said, hindi naman ako basta-basta na lang kumakasa kung alam ko na hindi ako tinutukan muna o kaya hindi ako na-trigger muna kung anong dahilan kung bakit ako kumakasa din. Pero this is a different story. Okay? This is a different story. Lahat ng mga sinabi niya tama. From the start, ako talaga ay nagiging taga-suporta talaga ng president. And there is no walang halong ano yun, di ba? Especially from the time na I have asked the president an apology. Tapos, noong naihalal na siya, tapos noong pinuntahan niya yung kanyang magulang, yung sa libingan ng magulang niya, alam ko ng president natin may puso yan from the start. Alam ko rin na he is a real stubborn pagdating sa kanyang personality. Kaya nga tinatawag na bato ang tingin ng tao sa kanya. Dahil the way he makes orders, the way he commands, the way he makes decisions, the way he leads. At kahit napakahirap pong aminin kumisan ang pagkakamali, yung pagsasabi ko na wala siyang puso, yung pagsasabi ko na bato ang puso niya dahil hindi niya kayang ipagkaloob sa aming lahat kung ano yung dapat para sa amin bilang no work, no whip, no work, no pay din, bilang taxpayer din. Pero, nung na-realize ko na tama nga naman, kulang talaga ang pera ng gobyerno dahil pinangaliwanag nga po ng batas yung tinatawag kong gobyerno, which is sa barangay namin noong sinasabi ko na nagmumura ako about sa gobyerno dahil sinasabi ko na bakit hindi nyo maibigay kung ano yung mga dapat ibigay na sa mga tao. And then of course, nung sinabi ko kay lalabanan natin ang I was referring to corruption.
I wasn't referring to labanan natin ang gobyerno tapos gagawan tayo talaga ng isang malagim na pagtitipon-tipon para lahat ay ipakita natin na tayo ay magte-take over o tayo matapag, hindi ganun ang gusto kong mangyari. So I went to the barangay, in-explain nila, yung talagang tamang pag-explain na hindi nila ako kinastigo or hindi nila ako kung ano yung expected ko na baka mamaya dahil sa pinagmumura ko sila. Dahil of course, I was referring to gobyerno, ganun. So, akala ko yung magiging treatment sa akin ay magiging hindi maganda. But I expected already. Pero noong in-explain naman na talaga nila ang katotohanan talaga na ang pondo ng gobyerno, kung tutuusin, ay kulang. At kung ano naman talaga, kung ano yung dapat nilang ipamigay sa amin na relief good, kung tutuusin, nung kinenta nila sa akin, it's only 36 pesos. Eh ako naman, dahil nga sa I was triggered naman by other people, lalo dito sa mga kabarangay ko, sabi nila na, Mistika, since ikaw naman ang bosses namin, so, bakit hindi mo talaga puntahan para ma-find out natin kung totoo ba talaga na ang pondo ng gobyerno ay talagang ninakaw nila o hindi. So, yun nga. Kaya nga, pati nga ako at saka si David Ilagan, nagbigay nga siya ng example noong kinenta niya nga yung 270 billion tapos kinenta niya kung ilang tao, doon na siya nagbase sa ilang tao sa buong Pilipinas. At makikita naman talaga na sapat o kaya'y okay sana na mabigyan lahat. Pero na-explain na po sa akin na talagang kulang talaga. So, I came home, makikita nyo sa video ko, na instead na ako ay kumasa ulit, o instead na ako ay nagsalita ulit against sa pangulo natin, or against sa ating gobyerno, wala kayong narinig sa akin. Right after that. Puntahan nyo lahat yung mga videos ko because every time live lahat ang mga yon. So, hindi natin pwedeng sabihin na, indeed ko lang or, naggumawa lang ako ng ano, ng panibagong ano na, kunwari, okay na ako. Hindi. Hindi. Kasi nung nagmura ako because of the fact na ako ay nabigyan ng information nga na hindi daw pwedeng bigyan ng relief good o kaya mabigyan ng ayuda ang lahat kundi pipiliin lang daw ganun. So natural, it was my natural reaction, kaya nga ako yung unang kumasa on behalf of everybody. At kung ako man ay nakapagmura, and I repeat it again, dahil sa parang ako rin yung isang anak ng isang ama, kasi from the start, di ba, tinuring ko na rin siyang ama. Isa rin ako sa mga sumuporta sa mga programa ng presidente. Pinakita ko. Hanggang ito lang, nung nalaman ko na hindi naman pala ako kasama pagdating na sa magkakataon na crisis na ganito. So sabi ko, unfair ito. Unfair. Hindi pwedeng treatment ito. Kaya ako nagmura. Pero alam natin na yung galit lang natin, pag na-i-voice out na natin, it's just to release kung ano yung frustration. Pero I'm sure naman na mapapatawad ako ni Presidente. Dahil alam niya na ang isang tao kapag frustrated, masasabi niya lahat kung anong frustration niya. Katulad din niya, masasabi rin niya kung anong frustration niya every time na nagsasalita rin siya at nagpuputang ina or kung ano-ano man. Pati si Barack Obama noon, sinabihan niya na son of a bitch mo ganun. And bilang anak, alam ko na hindi tama yun. Ina-admit ko.
Kaya kung iyon man ang dahilan na ako ay huhusgahan na ng mundo, ako ay kakastiguin na wala akong puso, wala akong ginawa kundi reklamo ng reklamo. Siguro na maintindihan niyo kung bakit. At sinasabi niyo na walang puso, siguro naman alam niyo kung paano ako humiling ng tawatin doon. At kahit sinabi ko itong statement ko sa kanya na kahit ano ang mangyari, binabawi ko yung pag-sorry ko sa kanya ng 100 times, na isasampal ko ulit yung pagmumura ko, yun ay dala lang po sa aking feeling at that time, because my feeling was I was frustrated. I was in a state of frustration at that time. Pero para sa akin, tama siya. Tama itong kung sino man itong nagsalita. Because she came across na hindi siya nagmumura sa akin. She came across na siya ay nagpapakumbaba. She came across na siya ay nagsusumamo. She's asking a favor. So, kahit kung minsan, di ba, yung kinikimkim nating galit, mahirap nating ipakita na kung ano man yung bato na pinapakita natin ngayon sa presidente. Alam natin na deep in our hearts, we know that the president is doing his best. Kaya kung nakapagsalita po ako kay presidente, inuulit ko po ulit. Patawarin niyo po ako. Bilang anak niyo, hindi po mawawala yung respeto ko sa inyo. Intact po yun. Nakapagsalita man ako ng mga ganun dahil sa frustration ko. Pero deep inside, I am so proud of you. Dahil in spite of alam mo na sobrang walang-walang ang pondo ang Pilipinas. And in spite na yung mga nagko-complain na mas gusto na raw nilang lumabas kung hindi kayo magbibigay ng pagkain, pero you still manage to be the leader. Kasi ang leader nga naman, kailangan ka rin maging bato. Otherwise, kung ang puso mo ang mas mananaig na katulad nung nakita nila sa personal assessment test ko, iyon ay isang tao na talagang maaasahan pagdating sa leadership, because you can never be a leader kung ikaw ay weak. Kaya kailangan ka talagang magiging firm, magiging bato in terms of your leadership. So, since na ako, from the start pa lang, ipinakita ko na talaga na ako sumusuporta sa kanya. Hindi porke ako ay biglang umatake ulit at nakapagsalita, that doesn't mean na kailangan siya na yung paalisin natin. Siya na yung kung ano-ano man yung mga words na ginagamit ng mga tao para siya ay sirain. Kaya tama itong babae na to. Because ang kailangan natin ngayon ay magkaisa. Instead sana na nagbabanggaan, especially in terms of our president. Ang isa pag umantig sa puso ko dito, sa nakita ko, dahil siya yung tao na
isa rin siya sa mga frontliners. Isa rin siya na wala siyang reklamo kung sakali man na siya ay mabibigyan din ng sakit because she is the one right there. Naka-front talaga siya sa mga tao na talagang COVID-19 victims. And I'm hoping na yung asawa rin ng anak ko, na si Jody, since na siya rin ay isa sa mga frontliners na tatrabaho rin sa isang hospital because she is a nurse. Right now, she's naka-quarantine din daw siya. Kaya naiintindihan ko po kung ano yung bawat binitawan ng babae na to. Since na nabanggit niya ang palang ko, maraming salamat. Kasi kung minsan, it takes a person din para matouch ang puso ng isang bato. It takes a person din para ang puso ay maging bato. Kaya kung ano yung iyon din ang isusukli niya. At nagkataon na ang ibinigay niya sa akin ay isang puso. Totoong puso na nagkalig mismo sa isang puso ng totoong Diyos. Yung God of love. Hindi hatred. So dapat ang isukli ko rin ay heart of love din. Kaya thank you so much. Dahil in spite of all these people na hindi nila naiintindihan kung bakit kung minsan ako ay nagiging matapang, kung bakit kung minsan ako ay lumalaban, kung bakit kung minsan ako ay umiiyak, kung bakit kung minsan ako ay nagmumura, pero kung bakit kung minsan ako rin ay humihingi ng tawad katulad yung paghingi ko ngayon ng tawad sa ating presidente bilang ama, itinuring ko na rin ama magmula nung siya ay umupo. At makikita niyo sa video ko yung pinaka touching moment of my life. Makikita nyo, nandun pa rin sa YouTube ko. By the time na pinuntahan yung puntod ng mga magulang niya at umiiyak, doon ako tunaw nung sinabi niya na matanda na siya. Hindi na rin natin alam kung hanggang kailan pa siya sa mundo. Katulad ng mga magulang ko, sa isang iklap biglang nawala. Doon natin ma-realize na balang araw ang isang tao, kung kailan lang siya nawala, saka na lang natin ma-realize kung gaano siya ka-importante sa atin. Saka na lang natin ma-realize kung gaano niya tayo kamahal. Saka na lang natin ma-realize na ang ginawa pala niya na pagiging stricto sa atin, na kahit yung pagbibitaw niya na kung sakaling hindi natin sundin kung ano yung bilin niya, iyon ay
kabuntay natin dahil tayo mababaril. Oo, totoo nga na marami ang namatay dahil sa nagiging programa niya o kay nagiging patakaran niya para masumpo ang droga. Pero hindi na baling isinacrifice niya yung mga nadamay. Hindi na baling isinacrifice niya kung sino-sino rin yung mga namatay. Pero kung alang-alang sa ikabubuhay ng karamihan sa kanyang bansa. Yun ang mas pinili niya. At hindi na baling kahit alam niya na ang katumbas ng pag-lockdown niya ay maraming magugutom. Katumbas ng pag-lockdown niya ay maraming magko-complain. Katumbas ng pag-lockdown niya ay maraming magagalit. Pero ang kapalit nun, ang safety natin para tayo ay mailayo. Usap ako yung mga kapokortista kahit alam ko na napakahirap na ibaba yung ego natin, kahit alam ko na napakahirap na yung ego na natin ay pinapakita natin ay tayo lang, tayo ay mga bato laban sa gobyerno, labit sa ating Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, tingnan din natin. Tingnan din natin yung kabilang side ng ating Pangulo. Kung ito ba ay para lang sa kanyang sariling kapakanan o para sa ating lahat. Isada po yung asawa ng anak ko ay maaaring din po ng kalaban natin. At bilang ako na isang ina, at bilang ako na isang tao rin, na nagiging selfish din, na tinitingnan ko lang kung ano yung side ng mga maralita na pinagtatanggol ko, na dapat sila yung unahin. Sa panahon ito, tingnan din po natin kung sino yung mga nandyan na totoo sabi nitong babae na to na sila, wala silang reklamo. Sila, nandun sila sa ibang bansa na wala silang kontrol kung ano yung kilos nila. Hindi katulad natin na may kontrol pa rin tayo kung ano yung kilos natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung reklamo natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung sasabihin natin. Kaya kung tutuusin, mapalad pa rin tayo
dahil kahit sinasabi natin na nandito tayo sa isang bansa na wala lang demokrasya, patay na. Diyan po kayo nagkakabali. Dahil kung... kung ukumpara po natin yung ating buhay ngayon dito sa Pilipinas sa buhay ng mga mamamayang Pilipino rin na nandun nakatira sa ibang bansa. Mas masarap pa rin ang buhay natin ngayon. Mas malaya pa rin ang buhay natin ngayon. Kahit pa paano, nagkakaraos pa rin tayo ngayon. Kaya po doon sa mga tumutulig sa po sa presidente, sana isaalang-alang na lang natin sa kanya. Pagtulungan natin. Kasi ang ginagawa niya para rin sa ating lahat. Para rin sa ating pamilya. Para rin sa ating kinabukasan. Para rin po sa ating kalusugan. Higit sa lahat. Para po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.